Grabe nga mga idol ang nangyari sa gitna ng laban ng Denver Nuggets at ng Boston Celtics. Talaga namang kakaiba nga ito para sa isang NBA game. Pero bago nga natin yan pag-usapan yung kakaibang yan, eto muna nga ang isa pang pangyayari na kakaiba din. Well, eto kasing si Ja Morant ay pinuri nga ng maraming NBA fans. Miski nga yata haters ni Ja Morant ay natuwa sa kanyang ginawang ito. Dahil nga mga idol, matapos ng kanilang laban against nga sa team ng Sacramento Kings sa kanilang panalo, ay itong si Ja Morant ay binigyan nga ng kanyang signature shoe itong young fan niya na talaga namang nagpahagulgol. Umiyak nga ng todo itong isang batang fan na ito nang makita niyang ibibigay sa kanya ni Morant ang sapatos. At nang sa post-game interview ni Ja Morant nang matanong nga siya about sa kanyang ginawang ito, ay sinabi niya na nung warm-ups pa nga lang daw ay napansin niya na itong kanyang young fan na ito na sigaw nga daw ng sigaw. Every time nga daw na sa warm-ups ay makakashoot siya ay nag-cheer na nga daw itong batang ito. At all throughout the game ganyan daw ang kanyang ginawa. Kaya naman mukhang natuwa itong si Ja Morant at ayun, ibinigay niya nga ang kanyang sapatos. Hindi nga rin daw makapaniwala itong si Ja Morant na grabing pag-idolize niya daw sa kanya nung batang yon at talagang naiyak pa nga daw pati na rin ang kanyang magulang. Talaga naman daw na hindi ito makakalimutan ni Ja Morant for the rest of his life. At sa ating next balita, pag-usapan natin naman si Austin Reeves. Well mga idol, expected nga ni Jovan Buha, isang D-Athletic reporter para nga sa Lakers, na humingi pa ng mas malaking salary itong si Austin Reeves sa Lakers. Well, kung hindi nyo alam mga idol, 2 years lamang ang contract na ito nga ni Reeves sa Lakers. At pagkatapos ng season ito, expired na yon. Mahirap mang paniwalaan pero 2 years lamang ang sinign sa kanya nilaro ang pilingkat ng Lakers at hindi nga 4 years. Dahil hindi naman din sila sigurado dahil undrafted nga ito nga ang batang ito. Pero it turns out napakagaling pala mga idol, hindi lamang basta sa opensa kundi winning plays ang ginagawa nito ni Austin. In short, malaking tulong itong si Reeves sa kahit anong basketball team. Kaya naman lalo pang nangangaba ang mga Lakers fans na baka magaya nga lang daw itong si Austin dito kay Alex Caruso na hindi nga binigyan ng Lakers ng malaking kontrata na deserving nila. Well actually, mga idol, hindi naman ganun kalaki ang iningi ni Caruso mula sa Lakers noon. Gusto niya lang yata ng at least 9 million per year. Pero dahil nga sa sobrang pagtitipid ni Jeannie Bass at ng Lakers organization, wala na si Alex Caruso. Yan ang pangamba ngayon ng mga Lakers fans. Baka maulit na naman ang pangyayaring ito at umalis si Austin Reeves. Anyways mga idol, pag-usapan na natin itong kakaibang nangyari sa laban ng Boston Celtics at Denver Nuggets. Well, sa 4th quarter ay nahinto nga ang laban for 35 minutes nang dahil nga dito kay Robert Williams. Sumalpak kasi siya mga idol at sa sobrang tindi nga ng kanyang salpak, lumambitin pa ay nasira nga ang ring. Na-broke niya nga ang rim mga idol at hindi na nga naging pantay. At kinailangan pa nga ng total of 35 minutes bago yan ma-fix. 4th quarter na nun mga idol at alam natin sa 4th quarter usually dito na nababago ang laban. May comeback attempt pa sana itong Celtics pero dahil nga ng lamig na ang mga binte ay ayun nga kinapos na nga sila in the 4th quarter. Isipin nyo yun mga idol, parang binigyan ng dalawang extra halftime or more than that mga idol in the 4th quarter itong dalawang team. Kaya naman for sure na naapektuhan yan ang momentum ng game itong long stoppage na ito. Sobrang kakaibang pangyayari nga daw mga idol ayon sa mga NBA fans na for sure for a long time hindi natin muli makikita.